Hello mga tita at mga tito, tayo ngayon ay magluluto ng ating puso ng saging na nanggaling sa Philippines, fresh from the Philippines. Yes, that's true. Narito ang mga ingredients natin. Kailangan natin ng karne ng manok, skinless siya. Mula doon sa hita ng manok, karne ng manok. And then kailangan natin ng bawang, yung garlic natin, onion. Then, wala tayong nabili na gata ng nyog, kaya ang gagawin natin is gata, lihera. So, siya, light lang. Tapos, ito na yung jaran-jan-jan-jan-jan puso ng saging natin. Yan. Okay, so linisin natin ha. Ay, huwag kang mahulog. Ay, huwag kang matumba. Ito, dagdag din natin ang ating vinagre o vinegar. Yan. Ayan, yung white-white na lamang ang makikita natin. Ito yung okay na mas edible siya. Alright, so alisin lang natin yung sa gitna kasi hindi siya maganda. Okay, ayan. Ngayon, dito naman sa parting ito, alisin natin yung matigas na buto. Yun, isa-isahin natin o kaya alisin natin sa bandang dulo. Mas madali din ito, naman. Ito, lagyan natin ng asin at paminta. And then, ito, lagyan natin ng asin at saka yung paminta para maalis siya. Yes. Malasa. Okay, preserve lang natin siya dyan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, lagyan natin ng asin, tapos pigain natin ng pigain hanggang sa lumabas yung kanyang dagta. Para kasi maalis yung pait, kung kasi may mga puso ng saging na medyo mapait, meron naman yung, hindi naman yung mapait, pero medyo, ewan ko ba kung paano yun, hindi ko ma-explain. So, mas maganda pa rin na pigain natin gamit ang asin. Pagkatapos ay i-wash lang natin siya ng dalawang beses. Excuse me, o kaya tatlong beses. Ganun ang gagawin natin dito sa puso na ating niwahiwa. Now, painitin natin ang ating palayok at pag mainit na, maglagay ng oil. And then, painitin natin ng konti, ganyan. So, now, ipiprito na natin ng kaunti lamang yung ating chicken.
konti lang. Baliktarin natin yan para sa ganoon ay hindi siya, ma-fry din siya konti. And then, ilalagay na natin isa, sa plato o kaya o anong manglalagyan natin. Ganon. Okay? Okay, so alisin na natin. And then, huwag nating itatapon yung mantika dahil yun na rin ang gagamitin natin para mag-fry ng ating bawang. Ayan. Sige, gisa natin yung bawang. Hindi pala fry yun. Gigisa natin yung bawang natin. At pag ito ay medyo nagkakulay ng konti, ilalagay na natin yung ating onions. Yan, yung onions natin. Okay. So, manaparami yata yung ano natin. Konti lang yung kailangan naman natin. Ganyan. Fry lang natin siya o gigisa lang natin. And then, tatakpan na natin para mas madali itong maluto. Then, i-check. Ganyan. Check natin. Nagkakulay na. Hindi naman yung masyadong makulay na makulay o brown. Hindi naman ganun. Okay. So, ilalagay na naman natin ngayon yung ating yan. Yung puso ng sardine. Ika-fry natin siya. Mga ilang minuto. And then, bubuksan. Now, kailangan na nating maglagay ng lure cubes. Isa lang naman. Tamang-tama na iyan na lasa niya. Hindi na siya maalat at saka marinam-nam. Okay. Tapos, maglalagay tayo ng perihil. Ay, perihil. Ano yun? Pamienta pala. Check natin. Di ba? Okay. Ayun, baliktarin lang natin itong ating karne. Ayan, para maluto silang dalawa. O, ayan. Diba? Ito na ito. Then, maglagay tayo ng ayan, perihil. Thanks for watching. Please don't forget to give me a like and please subscribe.